Narito ang 15 pinakamalakas na miyembro ng Navy sa One Piece. Sino ang pinakamalakas na miyembro ng Navy sa One Piece? Nabuo ko ang 15 pangalan na tila akma sa pamagat. Upang matipon ang listahang ito, kinalkula ko ang kanilang mga nakamit o ang kanilang reputasyon at kasaysayan. Sa makatwid, mayroong isang bilang ng ma-admirals na wala rito. Ang kanilang mga nakamit ay hindi pa ipinapakita. At ang kanilang reputasyon ay isang misteryo din. Bago natin simulan ang video, mag-subscribe ka na dito Pogi at pindutin ang bell notification para lagi kang updated kay Kapitan Sayote. Ito na ang ating topic. Maghanda ka na! 15. Si Hina. Si Hina ay medyo malakas na kapitan. Napatunayan niya ito ng matagumpay niyang naparilisa si Bentham of the Wild o mas kilala na si Mr. 2, Bon Clay. Ngunit, nakatakas rin dito si Mr. 2 kaya nailagay ko na lamang siya sa 15 posisyon. 14. Tashigi. Si Tashigi. Ang problema sa kanya ay madalas niyang nakakaharap ang mga kaaway na ang antas ay mas higit sa kanya. Katulad ni Zoro, Nico Robin at Monet. Kaya madalas din siyang natatalo o kaya ay nangangailangan ng tulong upang makamit ang tagumpay sa laban. 13. Si Kobe. Siyempre, ang kasalukuyang Kobe ay hindi na ang dating Kobe. Kapangyarihan ni Kobe ay lumawak ng malaki ngayon. Bukod sa pag-aaral ng Rokushiki, mayroon din siyang isang solidong Kenbunshoki Haki. Gaano kagaling? Abangan na lang natin sa susunod niyang mga laban. Si Kobe ay pinangalanan ring bilang bayani dahil sa kanyang pagkilos sa Rockyport. 12. Si X-Drake. Tulad ng inihiyag sa One Piece manga, si X-Drake ay aktwal na kaakibat pa rin sa Navy. Siya ay isang miyembro ng lihim na samahan ng Sword at nakikipag-ugnay pa kay Kobe. Sa mga tuntunin ng lakas, ang taong ito ay isa na sa Tobi Roppo, ang anim na tao na may pinakamaraming potensyal na papalit kay Jack, Queen at King sa tuktok ng grupong Animal Kingdom. Kaya't mas mapanganib na siya kaysa sa Sabaody Archipelago Arc. Kung ang sitwasyon sa Onigashima ay mas magulo at brutal, malamang makikipaglaban siya para kay Kaido at makikita pa natin ang kanyang mga galawan. 11. Si Vice Admiral Onigumo. Bukod kay Momonga, si Onigumo ay isa pang kilalang Navy sa Marineford dahil sa kanyang maraming mga kamay. Hindi napigilan si Onigumo ng mga ordinaryong mandirigma ni Whitebeard. Siya rin ang naglagay ng mga posas na si Stone kay Marco doon sa labanan sa Marineford Arc. 10. Si Smoker. Sa unang labanan nila ni Luffy, gumilitaw na si Smoker na isang hindi mapigilan na kaaway. Kung titignan mo, bilang isang taong usok-usok, hindi madaling malampasan o makalaban ang Navy na ito. Pero matapos ang time skip, si Smoker ay malakas pa rin. Ngunit mukhang ang antas ng kanyang lakas ay bumaba ng malayo kumpara sa mga miyembro ng Straw Hats. Ano sa tingin nyo? Parang magiging alay na ni Luffy si Smoker. Naalala nyo, nang talunin ni Doflamingo si Smoker sa Punk Hazard, at siya ay tinulungan na lamang ni Kuzan, habang si Doflamingo ay tinalo na ni Luffy. 9. Si Vice Admiral Momonga. Una nating nakita at kinakailangan pa ni Momonga na saktan ang kanyang mga kamay upang hindi maapektuhan ng Mero-Mero Nomi mula kay Boa Hancock. Ang pangyayaring iyon ay maaring mag-isip tayo na mahina ang Vice Admiral na ito. Sa katunayan, nang harapin siya ni Luffy sa Marineford, walang magawa si Luffy sa kanya. Siya ay hindi masyadong naipapakita sa episodes.
Gayunpaman, ang kanyang kadalubhasaan sa espada gamit ang kanyang makamay ay naipakita ng mahusay sa panahon ng labanan sa Marineford. Sa ngayon, hindi rin nakaranas si Momonga ng nakakahiyang pagkatalo na dinanas ng iba pang Vice Admiral katulad ni na Bastille at Maynard. Ikawalo, si Vice Admiral Churu. Ang kapangyarihan ni Churu na hugasan ang mga tao ay maaring maging katawa-tawa dahil ang devil fruit niya ay ang wash-wash fruit. Gayunpaman, ang veteranang Vice Admiral na si Churu ay isang Navy na iginagalang ni Doflamingo. Laging tawag ni Doflamingo sa kanya ay Churu-san. Iyon ay hindi rin sa paraang nangiinis. Noong nakaraan, si Doflamingo ay laging nagpapanik kapag dumarating ang army ni Churu. Ang matandang lola na ito ay malinaw na hindi maaring maliitin. Pangunahin dahil siya ay isang henerasyon kasama ang dalawang iba pang mga veterano ng Navy na sina Garp at Sengoku. Ikapito, si Sentomaru. Si Sentomaru ay opisyal na naging isang Navy, kaya't valid na ilagay ko siya sa listahang ito. Si Sentomaru ay tila dalubhasa sa isang uri ng Busushoku Haki mula pa bago ang time skip. Dahil sa pag-atake na iyon ay madaling nasaktan ang katawang goma ni Luffy. Sa pamamagitan ng kanyang palakol at ang kanyang perpektong depensa, maaring mas mapanganib si Sentomaru kaysa sa hukbo ng pasifista na pinamumunuan niya. Ika-anim, ang dating admiral na si Sengoku. Ang kanyang edad ay maaring lumampas na sa mga admirals ngayon. Ngunit dapat ding alalahanin na siya ay isa sa mga admirals na ginagalang ni Goldie Roger. Sa Marineford, si Sengoku ay madalas na tahimik at ipinapakita ang kanyang pantaktikang kakayahan. Ngunit sa sandaling mapakilos niya ang kanyang gintong Buddha na estatwa, maari niyang mapalipad ang lahat ng kalapit na mga kaaway sa kanyang shockwave. Tinalo rin niya at ni Garp si Shiki nang nasa prime na lakas pa si Shiki. Panglima, si Monkey D. Garp. Ang Navy hero na si Garp ay nakatulong sa pagtalo kay Rax D. Shebeck. Pero hindi lang talaga siya nag-iisa, kasangkot din si Roger sa labanang ito. Ngunit dahil labis na ginagalang ni Roger si Garp, magikang mga hukbo ni Whitebeard ay takot sa kanya, lalo na noong nasa prime na kondisyon pa siya. Inamin ni Garp na hindi na siya kasing lakas ng dati. Ngunit hanggang ngayon, sa tuwing ipinapakita niya ang kanyang lakas, super na super pa din ang itsura niya. Ang ika-apat, si Ryokugyu o si Admiral Green Bull. Ang tunay na kapangyarihan ni Ryokugyu ay isang misteryo pa rin. Magkagayunman, ang pagkakasabi ni Doflamingo sa Dressrosa na si Ryokugyu at Fujitora ay dapat isaalang-alang dahil sila ay malalakas at matitibay na mga admiral. Ang lakas ni Ryokugyu ay maaring kasing lakas na katulad ni Fujitora. Ang ikatlo, si Admiral Fujitora o si Isho. Si Fujitora ay isa sa mga Creator of Destruction sa One Piece. Ang kapangyarihan nito ay maaring magpabagsak ng mga meteor mula sa labas ng planeta upang maabot ang mga kaaway sa lupain. Pambihirang lakas ito. Hindi nakakagulat na si Fujitora ay maaring mag-skyrocket upang maging isang admiral sa loob lamang ng 2 taon. Sa pamamagitan ng mga kasanayan sa espada, kasama ang pagmamanipula ng gravity, maari niyang sirain ang isang pangkat ng mga pirata. At ang ikalawa, si Admiral Kizaru o Borsalino. Sa ngayon, tanging si Silver's Rayleigh lamang ang maaring lumaban sa kanya. Gumawa ako ng video tungkol sa kanilang labanan. I-check na lamang sa description sa baba. Ang isa pa pala ay si Ben Beckman sa Red Haired Pirates.
Nakatakas si Kizaru nang pansamantalang si Beckman ay napatigil kaunti. Ang pika-pika Naomi Eater na ito ay talagang mapanganib. Siya ay napakabilis at ang kanyang pag-atake ay maaring makaabot sa mga malalaking lugar. At ang pinakauna sa listahan, si Sakazuki. Dahil sa kanyang achievement na nakapatay kay Ace at natalo rin niya si Kusan o si Aokiji, walang duda na si Admiral Fleet Sakazuki ay ang pinakamalakas na miyembro ng Navy sa One Piece sa oras na ito. Sa ngayon, si Sakazuki ay wala pa rin balak na gumawa ng moves. Magkikita natin kung kailan ang labanan nila ni Luffy. At iyon ang 15 pinakamalakas na miyembro ng Navy sa One Piece sa ngayon. Ano sa mga tingin nyo, mga pogi? Mayroon ka bang anumang mga pagtutol o mga violent reactions? I-comment lamang at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood. See you! Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.